Ayan, magandang umaga mga ka-UTV. Ito naman po binibidyohan natin. Mga 3 hektarya po ito. Farm lot lang po ito na may kunting niyog. Binibenta rin po ito, pero tanungin po natin siya kung magkano ang benta nito. Ito po ay wala pang papel. O check po natin kung sabi nung anak ay wala pa daw siya nakitang binabayaran nito. Pero check na rin po natin para sigurado. Ito po yung pinakapagitan niya. Ang binibenta po ay itong kaliwang ito. May mga konting niyog po itong laman dito sa loob ng farm lot niya. Muli ini-invite ko po ang lahat ng mga tao na mag-invest po dito sa lugar namin. Sa lugar ng pinakamamahal naming bayan ng General Lacar. Napakaganda po dito ang lugar na to, mga ka-TV. Pasyalan nyo po ito. Napakasarap po ditong mamasyal sa kagubatan. Napakalamig. Ito pa po ang bahagi ng nasa 3 hektarya itong kabila na ito, mga ka-UTV. Yung pinaka-boundary po dyan ay pag-aaray na ng Kuya Fred. Ito po pinaka-boundary nito, itong sapa na ito. Buhay po itong sapa na to, mga ka-UTV. Mapapansin nyo po dito, napakarami pong sihi. Yan po yung katunayan na buhay ang sapa. Yan po mga sihi na yan. Yan po. Yan po ang katunayan na buhay po itong sapa na to. Hindi po ito namamatay kahit ng tag-init. Yan, hanggang dito po yung pinaka-boundary nitong
3 hektarya mga KDB. Yan po ay pag-aari na ni Kuya Fred. Ito po yung binibenta. Itong kabila po na ito ay kasama pa rin sa binibenta ni Kuya Fred. Yan. Ito naman po ay pag-aari na ni Kuya Fred. Ito po, kasama po ito sa mga 3 hektarya po yan. Padiretso doon sa tuktok ng bundok na yan. And maraming maraming salamat mga KTV sa lahat ng nanonood ng aking channel. So, Ferriayo TV and Caraibans Philippines. Ang Caraibans Philippines po ang nag-aayos ng lahat ng mga dokumento ng mga binibenta nating farm lot dito sa kabundukan ng General La Carcasan. Maraming maraming salamat po.